Kumusta na po kayo mga kabukid? Naway lagi kayong ligtas at walang karamdaman? Salatman sa pinansyal na kayamanan? Naway meron kayong maayos na kalusugan? Parang makataa ako dun ah. Minsan na po akong nagpabalik-balik ng ospital dahil sa kapabayaan ko sa aking kalusugan. Kaya alam ko ang kahalagahan ng isang malusog na pangangatawan. Hindi lang pera ang nasasayang, kundi yung oras mo at oras din ng mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo. Kaya heto kami mas piniling mamuhay dito sa bukid. Dahil naniniwala kami sa kasabihang ang kalusugan ay kayamanan. Muli niyo po kaming samahan sa isa na namang kwento ng aming pamumuhay dito sa bukid. Ngayong araw nga ay magtatanim kami ng isa sa mga gulay na napakadaling alagaan. Maliban kasi sa makakalibre na tayo ng pagkain, pwede pa natin siyang pagkakitaan. Yung mga unang tanim kasi natin dito ay medyo kumukupas na. May nakukuha pa naman tayo pero konti na lang at saka maliliit na. Naisipan ko nga magtanim ulit ng mas marami para kahit papano makabenta. Maliban nga sa talong, magtatanim din tayo dito ng mga sili. Konti na lang din kasi yung binubunga nung una nating mga tanim. Tapos yung iba namatay na. May mga tanim nga din pala ako dito, mga patol at sigarilyas. At dahil wala pa tayong balag, naisipan ko muna silang itanim sa puno ng ating mga malunggay. At yung iba naman dito sa lumang balag ng ating ampalaya. Nilinis nga muna namin yung pagtataniman ng talong kasi sobra na yung damo. Sabi ko nga kay Vic, sagad niya yung pagputol. Habang ako naman, kinakalaykay ko papunta sa gilid para mabulok na lang at maging pataba. Dito nga pala sa bukid, di ako bumibili ng commercial na fertilizer. Minsan yung ginagamit ko dito yung bigay ng DA. Pero madalas yung mga nabubulok lang ng mga dahon tsaka yung ipot ng manok para tipid at tsaka organic. Yung ibang damo na pwedeng sunugin, sinusunog ko para mabawasan yung mga lamok dito sa bukid. Nagsimula na kasing mag-uulan kaya medyo marami na yung lamok. Kawawa nga yung mga alaga nating manok at saka yung kambing paggabi. Kaya mamayang hapon magsusunog na naman tayo ng mga naipon nating mga damo gamit itong ating namanang suklay. Este kalaykay, namanak ko to kay tatay. Yung mga damo naman na malapit sa mga puno ng ating mga pananim, ginagamitan ko lang ng asarol. Minsan binubunot ko ng mano-mano, baka kasi maputol sila ng di sinasadya ng grass cutter. Medyo nadala na kasi ako nung unang gamit ko ng grass cutter, siguro nasa 5 puno yung naputol ko. Ang ganda na ng tubo ng ating mga bilanghoy. Ito yung tinanim natin nung nakaraan. Tingnan nyo, halos lahat may dahon na. Di natin mapapansin yan, harvest na pala. Dito sa bukid, mabilis lang yung araw. Pati mga alaga nating mga hayop, ang bilis din dumami. Siguro dahil nalilibang tayo sa araw-araw sa dami ng ginagawa namin dito sa bukid. Ang bilis lang talaga lumipas ng araw pag ini-enjoy mo yung ginagawa mo. Pagkatapos ko nga maglinis, nag-umpisa na akong magtanim. Marami-rami kasi yung itatanim nating talong. Isang tray kasi yung binili ko, so nasa 128 pieces yun na punla. Excited na nga ako sa harvest. Tinatanim ko pa lang, ini-imagine ko na yung pag-harvest. Biruin nyo mga kabukid, sa 128 na puno, kung tag isang bunga, 128 na bunga na yon. Kung tig dalawang bunga naman na makukuha natin kada puno, mayroon tayong 256 na bunga. Paano pa kaya kung halimbawa tag 5 bunga yung makukuha natin kada puno, ilang bunga yung kabukid? Ikaw na lang magkwenta, mahina ako sa GMRC. Tingnan nyo naman yung ating mga suwawa, ginawang playground yung ating bukid. Minsan naman ginagawa nila itong banyo, napakalawak ng kanilang banyo. Magtatanim nga rin pala tayo dito sa linya ng ating mga prutas para ma-maximize natin yung space at marami tayong maitanim. Total, matagal pa naman lumaki yung ating mga prutas. Ay, hindi pala ito masyadong lalaki kasi mga dwarf ito tsaka mga grafted. Sinimulan ko na nga magtanim. Una, dinurog ko muna yung mga lupa para maging buhagag tsaka matanggal natin yung mga ugat ng damo. Tapos pag okay na, kukuha lang tayo ng isa-isa sa mga punla. Iaangat mo lang isa sa tray at matatanggal na ng buo yung ugat. Yan, ganyan lang. Tapos tatabunan lang natin. Madali lang, di ba? Tapos didiligan lang natin. Tapos na siya. At diskarte ko nga dito, itatanim ko na muna lahat para tuloy-tuloy tayo. Tapos mamaya na natin didiligan ng sabay-sabay para di tayo masyadong pagod. Buti nakisama yung panahon ngayon, hindi umulan at saka hindi masyadong mainit. Medyo makulimlim yung langit ngayon kaya hindi tayo masyadong nai-stress at pumapangit. Kasi diba pag mainit parang sumisimangot tayo kaya lumutak yung mukha natin. So ayan, sinimulan ko ng diligan kasi nakatatlong linya na tayo, marami-rami na. Halos nakalahati na natin yung isang tree na punla. At dahil medyo masukal at kailangan pa nating maglinis, hindi natin naitanim lahat yung isang tree kaya kinabukasan tinuloy lang namin na tapusin yung natitira pa. So yun, hanggang dito na lang po muna yung ating video mga kabukid. Sa ibang araw na natin itatanim yung ating mga sili. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat kabukid. Sana pasuporta na lang po, pakilike po yung video at saka pakipollow na rin kung pwede lang.
para ganahan pa ulit tayo gumawa ng mga ganitong mga klaseng videos na nakakaaliw at nakaka-inspire sa mga kabukid natin na gusto yung ganitong mga klaseng buhay, no? Yung pamumuhay sa bukid. So asahan ko po lagi yung suporta nyo hanggang sa susunod po natin ng mga kwentuhan. Maraming salamat po ulit sa mga nag-like sa mga previous video ko, tsaka sa mga nag-comment, at syempre po sa mga nag-subscribe na rin po. So hanggang dito na lang po ulit. Thank you po. Ingat po tayo palagi. God bless po.